Mapagpalang hapon po muli sa ating lahat at muli na naman po tayong narito sa ating programa. Ang programa po nating tuwing Biyernes ay ang Mighty Prevailing Prayer po. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang pakinggan ninyo ang awitin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, patuloy po kaming lumalapit po Diyos at patuloy na hinihingi po namin ang iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Nawa po ay manatili po ito o Diyos na aming madarama sa bawat sandali ng buhay namin dito sa lupa. Hayaan mo lamang, Ama, na pakalinisin mo ang aming mga puso at ang aming mga isipan at paghindapati mo po kami sa iyong kabanal-banalang harapan. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan upang patuloy na madama namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga at ang iyong presensya. Sa mga oras po ito na kung saan kami ay mag-aaral ang iyong mga salita, patuloy lamang po na pangunahan mo kami at ipaunawa mo sa amin ang mga mensahin mo, o Banal na Espiritu, sapagkat alam namin na ikaw ay aming kasama. Hayaan mo na maging kalugod-lugod ang bawat isa sa amin at patuloy na ikaw ay ang aming maparangalan at patuloy na madakila ang iyong pangalan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus na po ang aming samadalangin. Amen. So, ang ganda po kasi ng message ng awit. Ito po ay tumutugma sa ating pag-uusapan o pag-aaralan po natin sa mga oras na ito, sa hapon pong ito. Dahil tuwing Biyernes, ang pamagat po ng ating programa ay ang Mighty Prevailing Prayer. Na doon po, dito po ay dinadala natin sa harapan ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan, ang lahat ng ating mga karaingan. Sapagkat wala po tayong ibang malalapitan, wala po tayong ibang matatakbuhan maliban sa Diyos na siyang lumikha sa atin, na siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang maaaring kumontrol sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa lahat ng nangyayari sa ating mundo. Tanging Diyos lamang ang siya nating papagkakatiwalaan. At sa oras pong ito ay samahan po ninyo ako, makipagbukas po kayo sa aklat po ng Lucas, Luke chapter 22, verse 31 hanggang 32 po ito. Ano po ang sabi? Simon, Simon, behold, Satan demanded to hear you, that he might sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned against
Again, strengthen your brothers. Ang sabi po ng Panginoong Jesus muli, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulutan naman sa kanya na, kayong lahat ay subukin. Subalit, idinadalangin ko na huwag lubos ang mawala ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So, yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon o kay Pedro. Ano po? Simon po kasi siya. Simon Peter. Ano po? So, nasabi po niya yan noong mga time na sila ay dadako doon po sa tinatawag na banal na hapunan at kinausap po niya ang kanyang mga alagad at doon po siya nagsalita. Doon po niya sinabi, ang sabi ng ganon, na patungkol dito, ang ginagawa ng Diablo, sabi ng ganon, ay hinihingi sa Diyos na subukin ang bawat isa sa atin. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo kay Simon. Binalaan si Simon Peter ni Jesus Christ. Subalit pinakikita doon na bagaman darating at dadating sa buhay ng bawat isa sa atin ang pagsubok, dadating at dadating sa bawat sa buhay ng bawat isa sa atin ang tukso. Subalit ang sabing ganun, andiyan ang ating Panginoong Jesucristo na siyang mananalangin para sa atin. Kaya nga, ang pamagat po ng ating tatalakayan at ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, ang panalangin ni Jesus ay mananatiling mananaig. Mananatili pong nananaig ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat habang tayo ay dumadaing, habang tayo ay nananalangin, habang tayo ay naglalabas ng nilalaman ng ating mga puso sa kanyang pangalan, andoon po siya nananalangin at patuloy na hinahawakan ang ating buhay upang ang tukso, upang ang pagkakamali, upang ang lahat ng mga trahedya nangyayari sa sanlibutang ito ay mapagtagumpayan po ng bawat isa sa atin. So kung titingnan po natin, meron lamang po akong nais na ibahagi at iwanan sa inyong mensahe. Ito po ay tatlong bagay lamang ang naririto po. Ang sabi po niya sa verse 1, Simon, Simon, makinig ka, hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Ipinakikita at ipinauunawa, sinabi ng Panginoong Hesukristo na hiniling po ni Satanas. Kung titingnan po natin, ay nangyari po yun before ng New Testament kay Job, kung naaalala nyo po si Job, di ho ba? Na ano pong sabi doon sa chapter 1 ng Job? Ay, ang mga anghel, ang sabing ganon ng chapter 1 ng Job, ang mga anghel ay humarap sa Diyos. Nakasama ang sabing ganoon si Satanas. Subalit tinanong po ni Yahweh ang si Satanas at anong sabi, ano ang ginagawa mo sa ngayon? Ano ang pinagkakaabalaan mo sa ngayon? Subalit ano po ang sabi ni Satanas? Ang sagot po niya kay Yahweh, ako ay nagpaparuot pa rito. Kaya mahirap po yung walang ginagawa, ano po? So, ang sabi po ng ganoon, ako ay nagpaparuot pa rito. So, nung time na yon nakausap ng Diyos si Satan, ay ipinagmalaki ng Diyos si Job. Si Job, nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Siya ay tapat, ang sabing ganon. So, pinagmalaki, lahat ng karakter ni Job ay sinabi po ng Diyos kay Satanas. Subalit, ang sabi ni Satanas, kaya lamang yan tapat sa'yo dahil sa siya ay iniingatan mo. Kaya lamang yan na sumasamba sa iyo sapagkat hindi mo siya pinababayaan na masaktan. Subukan mo na salingin, ang sabing ganun ni Satanas. Ibig sabihin, pinasubukan. Ano po? So, pinahintulutan. Since na yun yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo na pinahintulutan lamang ng Diyos si Satanas upang ang bawat mananampalataya, upang ang bawat isang lingkod niya ay subukin.
Subalit, ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Habang si Satanas ay kumikilo sa buhay ng bawat isang mananampalataya, ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin para sa atin. Kaya nga, ano po ang dapat natin gawin? Dapat din naman po na tayo ay patuloy at patuloy na manalangin upang ang kalakasan ay manatili po sa ating mga buhay. Magkakatugma ang panalangin natin at ang panalangin ng Panginoong Jesucristo. Kaya doon po pumapatak, doon po nabubuo ang isang malaki at matatag, matibay na kapangyarihan ng panalangin. So, nakuha niyo po. Dalawang bagay, tatlong bagay lamang po ang nais kong iwanan sa bawat isa bago po tayo dadako sa ating mga prayer requests. Ano po? Una, lahat ay susubukan. So, wala po. Wala pong hindi dadaan sa mga pagsubok. Sapagkat ang sabi po nung ating binasa muli sa verse 1, ang sabing ganon ng Panginoong Jesucristo, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. So, ano pong sabi? Lahat ay susubukin, walang hindi. Tandaan po natin na ang isang mananagumpay lamang sa kabila sa larangan ng mga pagsubok ay ang mga Kristiyano lamang po yun ang magiging mananagumpay. Ang mga lingkod ng Diyos lamang at ang mga may pagkatakot sa Diyos lamang ay magkakaroon ng pananagumpay sa lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga mapalad tayong lahat kung meron tayong Kristo. Mapalad ang bawat isang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mapalad ang taong nagbigay ng oras at nagbukas ng kanyang puso sa upang patuloy na tanggapin ang Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay magiging mananagumpay sa larangan ng mga pagsubok sa atin na pinahihintulutan ng Diyos dito sa sanlibutan. Upang makita ng Diyos kung hanggang saan ang tunay na pagmamahal natin sa Kanya. Upang mapatunayan ng Diyos kay Satanas na tayong mga lingkod niya, tayong mga anak niya ay tunay na merong katapatan sa pananambahan natin sa Kanya. So, ano pong sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13? No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Ang sabi po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulutan na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Kaya nga di ho ba, napakapalad po ng taong sumasampalataya sa Diyos. Napakapalad po ng mga taong may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad po ng mga taong nagbabasa ng kanyang mga salita. Napakapalad po ng mga taong may pagkatakot sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng ganon, ang mga pagsubok kapag dumating sa iyong buhay ay gagawa po siya ng paraan, bibigyan kanya ng lakas upang ito ay iyong mapagtatagumpayan. At tandaan natin sa ating mga buhay, mga magulang ko't kapatid, ang sabi ng Biblia sa ating binasa sa ngayon, walang pagsubok na ating dinanas na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ang sabing ganun doon sa binasa natin, ay bibigyan po tayo ng lakas ng Diyos, ng Panginoong Diyos, upang ito ay ating mapagtatagumpayan. So, nais mo ba na maging matagumpay ka sa iyong buhay, aking kapatid? Simple lamang, ituon natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, sapagkat hindi lang ikaw ang nag-iisa. Kapag nadudoon ka sa punto na ikaw ay dumaranas ng kapighatian, kapag doon ka sa punto na ikaw ay dumaranas
maranas ng mga sakit at karamdaman kapag ikaw ay naroroon ka sa punto na tila ba'y wala ka ng matatakbuhan. Kaibigan at kapatid, andyan ang Panginoong Jesus na katunghay sa iyo at nag-aalay siya ng panalangin para sa iyo. Kung papaano niya inalay ang kanyang buhay sa iyo, hanggang sa ngayon ang panalangin ng Panginoong Hesukristo ay laging inaalay para sa iyo upang ang lahat ng mga pagsubok na sinasabi po rito sa banal na kasulatan ay atin pong mapagtagumpayan. Kaya walang dahilan para hindi ho tayo magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Yun lamang ang paraan upang makita ng Diyos na tayo ay tunay na tapat na sumasampalataya at sumasamba sa kanyang dakilang pangalan. At pangalawa po na nais kong iwanan sa inyo, si Jesus ay dumadalangin para sa mga alagad. So, sa bawat isang alagad ng Diyos, sa bawat isang alagad ng Panginoong Hesukristo, sa bawat isang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tandaan po natin, kagaya ng sinabi ko kanina, ay patuloy na ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin para sa iyo at para sa akin. Kung ikaw sa ngayon, sa mga oras na to, sa panahong ito, ay nagkakaroon ka ng matinding takot dahil nasa mabigat na sitwasyon at kalalagayan, ang iyong buhay, hindi lamang ang buhay mo, kundi maging ang iyong pamilya. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin para sa iyo, kaibigan at kapatid. Dahil hindi masasayang ang buhay ng Panginoong Hesukristo na inalay niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi masasayang ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Hindi masasayang ang pananampalataya mo sa Kanya. Hayaan mo lamang na magbigay ka ng oras, panahon, at bawat minuto at bawat segundo na patuloy na dumulog at sumunod sa kung ano ang kalooban ng Diyos, patuloy na manalangin at sumamba sa Kanyang dakilang pangalan upang ang lahat ng mga kinatatakutan mo sa iyong buhay, upang ang lahat ng mga dumarating na pagsubok sa iyong buhay ay merong kang lakas na patuloy at patuloy na dadalhin mo at patuloy kang magtatagumpay sa iyong buhay. So, yun po yung pangalawa. Ano po ang sabi sa John chapter 17 verse 15 na isko pong ibahagi sa inyo? John chapter 15 verse 17, I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. At sabi po ng Panginoong Hesukristo, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Yun po ang analangin ng Panginoong Hesukristo para sa atin, para sa lahat ng nagtitiwala at patuloy na sumasamba sa Kanyang dakilang pangalan. Tandaan na hindi lamang tayo ang nananalangin, kundi maging ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat. Para sa lahat ng Kanyang mga hinirang, para sa lahat ng Kanyang mga lingkod, para sa lahat ng Kanyang mga pinili, para sa lahat ng mga sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya, ang Panginoong Hesukristo ay kasama natin na patuloy na nananalangin para sa atin upang tayo ay magtagumpay sa sanlibutang ito sa larangan ng mga pagsubok na ating dinaranas. Ang sabi po sa Hebrews chapter 7 verse 25, consequently he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat nang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. See? Napakaliwanag. Simpleng bagay, simpleng salita. Nananatiling nabubuhay ang Panginoong Hesukristo. Ang sabing ganon, upang sabi ng ganon, siya ang mamagitan para sa ating mga sumasampalataya. Ang Panginoong Jesus ay nananatiling buhay at nabubuhay, mabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa lahat
nauunawaan po natin. So, walang dahilan para tayo'y mag-alindangan. Walang dahilan para tayo ay magkaroon ng takot at pangamba sa ating mga buhay. Mga magulang ko't kapatid, tandaan lamang natin na ang Panginoong Hesukristo, kung siya ay tinanggap natin sa puso natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, nananalangin ang Panginoong Hesukristo para sa iyo at para sa akin, para sa lahat ng sumasampalataya at nagtitiwala sa kanyang dakilang pangalan. Panghuli po, at dadako na po tayo sa ating panalangin. Ano pong sabi? Romans chapter 8 verse 34. Who is to condemn Christ? Jesus is the one who died more than that. Who is Christ? Who is at the right hand of God? Who indeed is interceding for us? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. So nakuha niyo po. Kaya napakapalad po ng bawat isa sa atin. Napakapalad po ng bawat isang mananampalataya sapagkat meron kang Kristo na tinanggap sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, na siya ay patuloy na mamamagitan upang ikaw ay dalhin sa mga panalangin. Ang kailangan lamang po natin ay buong-buo na tayo ay magtiwala at sumamba, sumampalataya sa kanyang dakilang pangalan. So sa hapon pong ito ay nais ko pong dalhin ang bawat isa sa atin sa panalangin. Sapagkat tayo po ay prayer po ngayon, ang ating tema ay patungkol po sa isang malakas at makapangyarihang panalangin. So ito po ang ating kalakasan. Kaya sa mga oras po ito, hayaan natin na samahan po ninyo ako o makisabay po kayo sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming sumasamba at nagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Salamat aming Panginoong Hesukristo na nariyan ka sa kanang trono ng Diyos Ama upang patuloy na kami ay samahan, upang patuloy na kami ay tulungan, na sa bawat daing at hinikbi namin ay patuloy na ikaw ang siya naming kasama at patuloy na sasagip sa lahat ng aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pag-asa na ipinagkakaloob mo sa amin. Kaya naman sa mga oras pong ito, aking Diyos, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, aming Ama, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Kahabagan mo po ito, O Diyos, maawa po kayo sa aming bansa. Isaalang-alang mo, aming Ama, ang lahat ng mamamayan na kung saan ay patuloy na dumaraing sa inyong kabanal-banalang harapan. Isaalang-alang mo po, Yahweh, Diyos na banal, ang mga hikbi at hinagpis ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod, na nagnanais ang aming mga puso na makalaya na ang bansang ito sa bayros na patuloy na lumalaganap. Aming Ama, sa alang-alang mo po ang dalangin ng bawat isa sa amin upang magpatuloy po na malusaw, tuluyang mawala ang virus na ito, at patuloy po aming Ama na pahintulutan mo na ang aming bansa ay mamuhay na ang bawat isang mamamayan sa isang buhay na normal, at maging ang aming ekonomiya ay maging maayos na rin po, aming Diyos. Lukuban mo ng makapangyarihan mong kamay ang bansang Pilipinas. Kahabagan mo po ito, aming Diyos. At patuloy po naming dinadalangin sa iyo ang lahat ng namiminuno ng aming bansa. Samahan mo po sila.
tulungan mo po sila at patuloy mo pong buksan ang kanilang mga puso at makita lamang ang kapangyarihang nagmumula sa iyo, aming Ama. Gamitin mo ang bawat isang namiminuno sa aming bansa, magmula sa barangay, sa bayan, sa lahat ng mga local governments, O Lord God, national governments, O Lord, samahan mo po sila. Ingatan, tulungan, at gabayan. At higit sa lahat, aming Diyos, ay dinadalangin po namin sa iyo ang aming Pangulo. Tulungan mo po ang aming Pangulo, O Diyos. Samahan mo po siya, gabayan mo po siya, aming Ama, idaloy mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan upang patuloy po, O Diyos, na meron siyang lakas na mapangunahan ang aming bansa ng naaayon sa iyong kalooban. Dampian mo ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian ang aming Pangulong Duterte, O Lord God, upang patuloy na sa bawat sandali ng kanyang buhay, patuloy na ikaw ang mataas at maparangalan. Hayaan mo, aming Ama, na ang kapangyarihan mo lamang ang siyang patuloy na makita sa kanyang buhay at ng buhay ng kanyang sambayan, ng kanyang pamilya. Pinupuri ka namin, aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin at dinadalangin po namin sa iyo, aming Ama, ang lahat ng mga frontliners. Ang mga doktor, O Lord God, lahat ng mga nurse ay nilalagay po namin sa iyong makapangyarihang kamay. Aming Ama, tulungan mo po sila, proteksyonan mo po sila, na patuloy po ang physical na kalakasan sa kanilang mga pangangatawan upang mapagsilbihan po nila ang mga may sakit at karamdaman na nasa iba't ibang ospital. Lahat ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman na hinahawakan ng kanilang kamay, O Diyos, dampian mo ng iyong kapangyarihan upang, aming Ama, magkaroon ng kagalingan ang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Aming Diyos, patuloy namin nilalagay sa makapangyarihan mong kamay ang lahat ng mga doctors at nurse. Balutin mo sila ng iyong kaluwalhatian. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng sakit at karamdaman, lalo na sa sakit na lumalaganap sa ngayon. Aming Diyos, dinideklara po namin na malulusaw na ang virus na ito, O Lord God, in the mighty name of Jesus. At hayaan mo lamang, aming Ama, na ang proteksyon ay patuloy na makikita sa lahat ng mga doktor, sa lahat ng aming mga nurses, O God, na ikaw ang siyang tutulong, ikaw ang siyang patuloy na gagabay at gagalaw sa kanilang mga buhay. Aming Diyos, dinadalangin din po namin sa iyo ang lahat ng mga kapulisan. Proteksyonan mo po sila, aming Ama, tulungan, ilayo mo po sila sa lahat ng mga uri ng sakit at karamdaman maging kanilang pamilya at sambahayan. Samahan mo po sila at papagtagumpayan mo po sila sa buhay na ito. Karagdagang kalakasan upang manatili po ang paglilibihan nila sa aming bansa. Samahan mo po sila, O Diyos, ang aming kasundaluhan. Patuloy mo rin po silang samahan. Patuloy mo rin po silang ingatan at proteksyonan. Balutin mo po sila ng iyong banal na dugo upang patuloy na ikaw ang siyang makita. At isang araw makakasama nila ang kanilang pamilya sapagkat nananampalataya kami, O Diyos, na ang bansang ito ay ibabalik mo na sa normal. Because we know, O Lord God, that nothing is impossible with you. You are our God, the God of powerful God, O Lord. Salamat po sa iyo, aming Diyos, na sa kapangyarihan mo kami umaasa at sa kapangyarihan mo kami nagtitiwala. Aming Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang lahat ng mga nag-positive sa COVID-19, O Lord God, sa mga sakit na po na lumalaganap. O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, balutin mo po sila, dampian mo sila ng iyong makapangyarihang kamay, aming Ama, upang patuloy na ang kagalingan ay kanila pong makamtan, kanila pong maramdaman ang kapangyarihan na galaw ng iyong kamay, O Diyos, sapagkat ikaw ang lumikha ng aming mga buhay. Ikaw ang nagtalaga sa buhay ng bawat isa sa amin upang ang lahat ng ito ay aming madala sa iyong kabanal-banalang paanan. Kaya nga po hinihiling namin sa iyo, O Diyos,
kung papaano ka nangako na sa pamamagitan ng iyong mga latay ang lahat ng sakit at karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan. Hayaan mo na makamtan, O Diyos, ang kagalingan ng lahat ng may mga sakit na COVID, O Lord God. Lahat ng mga positive, O Lord God, ay pagalingin mo po sila. We declare healing right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. At Lord, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo, nilalagay sa makapangyarihan mong kamay ang aking kapatid, O Diyos, na si Ate Inyet, O Lord God. Ante Porta, si Ate Inyet, O Lord, ang kanyang mga anak na kung saan ay dumaranas ng sakit at karamdaman sa mga oras na to. We declare, O Lord God, healing and miracles right now, O Lord. Hayaan mo na ito ay sanhi lamang ng panahon na tumatakbo, subalit alam namin na ikaw ang Diyos na poproteksyon sa kanyang pamilya, sa mga anak ni Ate Inyet, Ante Porda, O Lord God, maging si Jennifer, O Lord, maging si Kelly, Ama, O Lord God. Hawakan mo sila na makapangyarihan mong kamay ang pamilya ni Ninang Yuli Cruz, O Lord God. Hold them, O Lord, dahil alam namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha sa aming mga buhay. Ama, malayo man sila sa amin, O Diyos, subalit ang aming panalangin ay patuloy, O God, nagkagalaw ka sa pamamagitan ng aming mga kahilingan sa iyo. O Diyos, nothing is impossible with you, O God. Isasalang-alang mo ang bawat pamilya, ang bawat mga anak mo na nakakakilala sa iyo, na dumudulog, naninikluhod, nagmamakaawa sa iyo, upang ang pamilya po ni Ate Inyet, O Lord God, ay patuloy na magkaroon ng tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo. We declare healing right now. We declare miracle right now, O Lord God, sa pamilya ni Ate Inyet, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, O Diyos, sa kanyang mga manugang, balutin mo sila ng iyong kapangyarihan, balutin mo sila ng iyong kaluwalhatian, proteksyonan mo sila ng iyong banal na dugo, sapagkat sila ay iyong pinili, sila ay iyong tinawag. Maging sininang Yoli, O Lord God, italoy mo ang kalakasan, kalusugan ng kanyang pangangatawan. Ilayo mo po siya sa anumang sakit at karamdaman, O Diyos. Si Kelly, salamat din po, O Diyos, sa kagalingan na nagmumula sa iyo. We declare healing and miracles right now, sapagkat ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay nangako na sa pamamagitan ng iyong mga latay, ang lahat ng sakit at karamdaman ay merong kagalingan. Kaya inaangkin po namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos na magpapagaling sa pamilya ni Ate Inyet, O Lord God. Maging ama sa mga oras pong ito, O Lord, dinadalangin ko rin po sa iyo, Sister Peaches, Sister Loida Selva, Sister Mila Selva, O Lord God, maging kani-kanilang mga anak, ang kani-kanilang mga apo, ang kani-kanilang pamilya, proteksyonan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, bagkus ang kapangyarihan mo lamang ang makita sa kanilang mga buhay. Aking Ama, maraming salamat na ikaw ang Diyos na dadampi ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Aking Diyos, dinadalangin ko rin po sa iyo sa mga oras na to si Amy Rose Ligia, O Lord God. Bagaman malayo po siya sa akin, O Lord, malayo po siya sa amin, subalit ang kapangyarihan mo ay walang imposible. Balutin mo ng iyong kapangyarihan si Aymeros, O Lord God, maging ang dalawa niyang anak. Samahan mo siya, O Lord God, hayaan mo na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng proteksyon sa kanila. Ilayo mo po sila sa anumang sakit at karamdaman na
kung saan ay lumalaganap sa panahon ito. Bagkus aming Ama, ang dugo mo ang siyang babalot sa mga apupong ito, O Lord God, sa kanyang mga anak, maging kay Amy upang maproteksyonan po sila ng lahat na mauri ng sakit at karamdaman. At mananampalataya po ako, O Diyos, na ikaw ang patuloy na hihipo sa buhay ng mag-iinang ito, aking Ama. At ang kanyang asawa na nasa ibang lugar, samahan mo rin po, O Diyos. Ingatan mo rin po, aking Ama, at samahan mo rin po sila. Lord, dinadalangin ko po sa iyo, aking Ama, si Ate Elizabeth Verdadero. Samahan mo rin po siya, O Lord God, tulungan, ingatan at hayaan mo, O Diyos, na sa bawat pagsubok na kanyang dinaranas sa panahong ito ay ikaw ang kanyang kasama. Maging Sister Nelda Lubong, O Diyos, samahan mo rin po, ingatan mo po ang magkapatid na to, palakasin mo rin po sila, aming Ama, tulungan, gabayan at patuloy mo pong ipagkaloob sa kanilang buhay ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Aking Ama, dinadalangin ko rin po sa iyo si Maricel Fox, O Lord God, na nasa ibang bansa. Hayaan mo na nakikita mo ang desire ng kanyang puso upang tumulong sa iyong iglesia. Dalangin ko po, aking Ama, na ngayon pa lamang ay bubuksan mo ang durungawa ng langit upang patuloy na ibuhos sa kanya ang pagpapala. Aming Ama, hayaan mo lamang na patuloy na madarama ni Sister Maricel Fox, O Lord God, ang iyong kapangyarihan. Ang biyaya mong walang hanggan ay patuloy mong ipagkaloob sa kanyang buhay. Ang kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan ay patuloy mo pong ipagkaloob, O Diyos, at palaguin mo ang kanyang spiritual na buhay. Maging, O Diyos, we proclaim po sa mga oras na to na si Monche Orozco, Lord God, ay pagagalingin mo rin po siya sa sakit at karamdaman na kanyang nararamdaman sa ngayon. Nawa, O Diyos, ang kanyang lagdat din po, aking Ama, ang lahat ng kanyang sakit na nararamdaman. We declare, O God, healing and deliverance from you, O Lord. Tulungan mo si Monche, samahan mo siya, hawakan mo siya ng makapangyarihan mong kamay. Patuloy mong idal sa kanya ang iyong himala, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyo, aming Ama, pinupuri kita at maging, O Diyos, Sister Elsa Agustin, ay samahan mo rin po. Bigyan mo siya ng kalusugat, kalakasan na kanyang physical na pangangatawan upang patuloy na mapaglingkuran kanya, O Diyos, nang naaayon sa iyong kalooban. Pasaganain mo ang buhay ni Sister Elsa Agustin, aking Ama. Proteksyonan mo po siya, O Lord God, maging si Bait, O Lord God, na nagtatrabaho, ingat mo at samahan. Siyan, O Lord, na kung saan ay laging may mga kaharap, O Lord God, na pasyente, proteksyonan mo po siyan. Daloy mo sa kanya ang kalakasan at kalusugan ng kanyang pangangatawan. Balutin mo po siyan, O Diyos, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na dugo, aming Ama. Pinupuri kita, O Diyos, at hayaan mo na patuloy na ilagay ko sa makapangyarihan mong kamay, O Lord God, ang lahat ng mga elders at members sa OBCI, sa JME, O Lord. Hayaan mo, Ama, na patuloy mo lamang silang hawakan. Sister Marie Samin, O Lord God, Sister Lydia, Sister Pili, Sister Evelyn, O Lord, lahat ng mga members, Sister Jo, si Ma'am Bigo, aming Ama, lahat ng mga members ng JMA, O Lord God, hindi ko manabangkit ang kanilang mga pangalan, subalit ikaw ang nakakaalam at memorize mo ang lahat ng kanilang mga pangalan sapagkat ang mga pangalang ito ay nakasulat sa aklat ng langit. O Diyos, ang protection mo ang hinihingi ko sa iyo upang patuloy na idaloy mo sa mga members, elders ng JMA, aking Ama. Maging ang lahat ng mga youth, hubugin mo ang mga youth na ito upang isang araw ay patuloy na magamit mo sila sa iyong ubasan. Patuloy mo lamang na pagbuklo rin ng iyong pag-ibig ang bawat isa sa kanila.
Hayaan mo na ang kanilang buhay espiritual ay magkaroon ng kalakasan. Maging ang kanilang pamilya, ang kanilang sambahayan, ay samahan mo po sila, aking Ama. Ikaw ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Maging ang aming iglesia, ang church na ito, o Diyos na pinahintulutan mo, na aking patuloy na mapaglingkuran kita sa lugar na ito. O Diyos, buksan mo ang durungawa ng langit at i-provide mo po ang lahat ng mga instrumento na aming kakailanganin, maging sa pagpapatayo ng iyong bahay-sambahan na aming magagamit. Ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na magbubuhos ng biyaya para sa church na ito, sa iglesia na ito. Patuloy ka namin sinasamba, aming Ama. Patuloy ka namin pinupuri at patuloy ka namin pinaglilingkuran. Hayaan mo lamang, O Diyos, na patuloy na ikaw ang maparangalan sa iglesia mong ito. Ang dalawang uri ng paglago ay patuloy mo pong ipagkaloob. Paglago ng espiritual na buhay ng bawat isa at ang paglago, O Diyos, sa mga kaluluwa na patuloy mong dadalhin at gagamitin mo ang lahat ng mga members sa iglesyang ito upang patuloy na mag-akay ng kaluluwa sa iyong kaharian. Aking Ama, dinadalangin ko rin po sa iyo ang lahat ng nanood sa mga oras na to ng videong ito, O Lord God. Simula sa pasimula kanina, ikaw ang nakakakita sa kanila. Hindi ko man sila kilala, O Diyos, yung iba ay aking kakilala. Subalit ikaw ang nakakakita, O God, sa buhay ng bawat isang nagbigay ng oras upang mapakinggan at makasama namin sa pakikipag-ugnayan namin sa iyo sa mga oras na to. Dampian mo po silang lahat ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng nanood at manunood pa sa video ito, ipadama mo sa kanila, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. Pagpalain mo po sila, aming Ama. Maraming salamat po sa iyo at nananampalataya kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang tutugon sa lahat ng aming mga panalangin, sapagkat ikaw ang nangako, kung tatawag kami sa iyo, kami iyong sasagutin at ipahahayag mo sa amin ang mga bagay na mahiwaga na hindi namin ito kayang unawain. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos na siyang patuloy na tutugon sa lahat ng aming mga panalangin, sapagkat ikaw ang nangako sa iyong mga salita na anuman ang hingin namin sa panalangin, ang kinanamin ito'y mapapasa amin nga, natanggap na namin at ito ay mapapasa amin. Pinupuri ka namin, Ama, sa lahat ng aming nadala sa iyo sa panalangin, ang himala mo ang siyang patuloy na kikilos at gagalaw. Inaangkin namin ang tagumpay, inaangkin namin ang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. And amen. Uli po ay mapagpalang hapon o pinagpala po ng Diyos ang hapong ito. At sa ating lahat, ito po ang iyong lingkod muli, Chaplain Leia Dineros, na nagsasabing ang bawat oras at araw ay pinagpapala ng Diyos para sa bawat isang sumasampalataya at nagtitiwala sa kanyang dakilang pangalan. God bless you.